Kumusta? Isang linggo na naman po yung dumaan. Kumusta po sa ating mga bagong subscriber? Welcome po dito sa ating small channel. Yung channel po natin ay para po sa ating mga beginners, sa mga matures, or sa mga wala pang alam na gustong matuto kahit sa kunting pamamaraan lamang. So dito po sa ating channel is mostly ang ating topic ay about internet, modem, at kahit ano about sa computer. So lately, yung mga ginagawa natin is about modems at mga PLDT modems sa Globe, open line, yung lately na ginagawa natin. So, isa sa mga comments na nakita ko is about smart rocket sim gamit yung ating LSG 4G kit. Is gusto niyang makita yung result ng ating speed test tuwing peak hours. So, talagang nagkakaroon ng pagkakaiba at paghihina o humihina yung ating internet connection or internet speed kapag peak hours. Bakit po? Kasi yung peak hours na yon, halos lahat po ng mga subscribers o mga users ng smartphones ay connected po sa ating tower. So, ang nangyayari, nagiging congested yung cell tower nyo. Kaya maraming nagre-reklamo na mahina. But in my part, hindi ako nagkakaroon ng problema sapagkat nasa band 42 po ako. Sa mga hindi pa po nakapanood ng ating content, tingnan nyo po yung ating mga contents about LSG 4G kit sapagkat napakaganda ng ating nakukuhang connection gamit ang ating band 42. Okay, so shout out kay Mr. Mark Lucaya. So, thank you so much sa pag-subscribe at pag-panood ng ating mga video. Ngayon po, sinubukan po natin yung smart rocket sim na sinasabi nyo at saka yung ating LSG 4G kit. At sinubukan natin ng 12 hours na testing. Okay, so every now and then, nag-speed test tayo upang makita natin yung pagtaas at pagbaba ng kanyang speed. Okay, so makikita natin yung consistency ng speed na nakukuha natin sa ating smart rocket sim gamit ang ating LSG 4G kit na connected sa ating band 42. Hindi po tayo lumipat ng ibang bands. Hindi po tayo kumunik sa band 3, band 41, at sa iba pa. Tanging band 42 lang po yung ating ginamit dito upang makita natin kung talagang consistent ba yung nakukuha nating speed sa band 42 gamit yung ating rocket sim na mayroong only data 499. Okay, so 1 month na promo yon ng smart rocket sim. So sa mga hindi pa nakapagabil ng promo, magkumuha na po kayo. Okay, and then para makita po ninyo yung inyong makukuhang speed sa area mo. So case to case basis pa rin. Ano, so kung malakas sa ibang bayan at mahina sa ibang bayan mo, ibig sabihin yung cell tower mo ay congested o hindi pa masyadong upgraded. So dito sa area ko, ang tower dito is 4G plus na. So parang lamang yun ng isang ligo sa 4G. Okay, so meron namang isang tower dito na 5G na rin. But wala pa akong available na modem na compatible sa 5G. So ngayon, itong LSG 4G kit is 3G Evolved LTE. Oh, so parang 3G siya na na-upgrade to 4G. So not totally 4G, parang ganun. Ano? But 4G capable po ito. Okay? So ito pong ating LSG 4G kit ay open line. Kaya pwede siyang lagyan ng smart rocket sim, pwede lagyan ng D2 sim, pwede lagyan ng Gumo sim, at kahit anong sim na registered dito sa ating bansa. Okay? So ngayon, sisimulan natin tingnan. So ang oras po ngayon ay nasa 10 o'clock na, past 10 o'clock. Sinimula natin yung ating testing last night. 10 o'clock past din tayo nag-test. So ngayon gagawin natin yung final test ng ating smart rocket sim at LSG 4G kit. Tara! Okay, first, buksan natin yung fast.com. Refresh natin, yung oras natin ay 10 o'clock and 15 minutes in the evening. So, nagsimula ko kagabi. Almost past 10 na rin yun. So, after this test, ipapakita ko sa inyo yung ating ginawang speed test and the result sa ating 12 hours testing. Okay, so nakakuha ko ngayon ng 19 Mbps. Upload natin is 4.3. 4 point something. Mababa yung nakuha natin ngayon. Although almost 10 o'clock na in the evening.
Okay, so four-pointed yung nakuha natin. Gumamit tayo ng speed test app. Tingnan natin kung anong maging result nito. Mas mataas ga ba yung magiging speed test sa ating speed test app? Or mas bababa nga ba? Tingnan natin. Okay. Almost the same yung nakuha natin. Gagawin natin ito ng tatlong beses, kagaya ng ginawa nating test. Then mamaya, after this, pass forward na lang natin para makita nyo yung pagkakaiba ng ating speed test and sa iba't ibang oras sa loob ng 12 hours. Okay, speed test ulit tayo sa fast.com. Sana tumaas. Ayan, tumaas na siya. So gagawin natin to ng tatlong beses. Okay, so 21 Mbps. Kanina, mababa yung nakuha natin. Medyo tumaas siya ngayon ng konti. Okay. Tumaas yung upload natin ng 6 Mbps. 5.7, 5.5. Okay. Balik tayo sa ating speed test app. Parehas din ba yung masasagap natin o maging result ng ating speed test? Okay, 20. Almost the same. 22.12. Upload natin. Tumaas. 7.8 something. Okay. Yan, 7. So, before tayo mag-test ng ating final test, i-test natin kung saan talaga tayo connected upang makita natin kung anong band tayo connected sa ating LSG 4G kit. Okay, so dito makikita natin ito yung dashboard ng Microtech LSG 4G kit. Makikita natin dito meron ditong RX at saka ditong TX. Ito po ang RX, ito po yung kanyang download. So, napan po yung TX, ito yung kanyang upload speed. So makikita natin medyo mababa, but at the first from pang mag-speed test tayo, hindi ito yung lumalabas sa ating fast.com at sa ating speedtest.net. Check natin kung anong band tayo connected. Ayan. Okay, so meron dito available bands. Band 3, 20, 41, 43, 7, 31, and 42. So isa lang yung pinili natin. So ito pong LSG 4G kit is wala po itong carrier aggregation. So isang band lang kaya niyang gamitin. So check natin kung talagang band 42 ito. Itong band 42 is 41,890 band 42. Bandwidth natin 20 MHz. Okay, so napakababa ng ating SINR 4 dBi. So kaya pala humina yung ating speed test sapagkat napakababa ng kanyang SINR. So dapat nito is pag mabilis ito dapat nasa 30-25 dBi. So hindi ko alam kung bakit bumaba ito ngayon, pero yung last test natin, mataas ito kanina. Okay, so let's do the final test sa ating fast.com kung mas tataas nga ba. Yung unang test natin is nasa 19 lang tayo. Second test, 21. Okay, dito tayo sa ating final test for the third time. Okay, tumaas. Okay, bumaba. Bumalik sa 22, 23. Yan, 23 Mbps. Upload natin, nasa 6. Five point four. Okay, so kay last test natin sa ating speed test. Time check natin, 10 o'clock and 20 minutes in the evening na tayo. Okay. So 18, bumaba, 19. Okay, 19.12 yung ating last test sa ating speed test.
Okay, so makikita ninyo, ito po yung ating final test sa ating smart track sim testing sa ating LG4G kit. Okay, so yun yung ating speed test ngayon. Ngayon, tingnan naman natin yung ating mga ginawang test, series of test sa iba't ibang oras sa loob ng 12 hours.
natin guys, yun po yung lahat ng ating naging speed test ng ating Smart Rocket Sim at LSG 4G Kit. Sana nagustuhan nyo at meron kayong nakuhang idea. Kung gusto mga gustong gumamit ng LSG 4G Kit at lagyan ng Smart Rocket Sim, ay pwedeng-pwede nyo po itong gamitin. Kaya nga lang po, kung isa ka pong hard user, ay mag-ingat lamang po kayo sapagkat nagkakaroon po ng blocking kung masyado kayong nagda-download or mahilig kayong mag-stream ng mga HD. So, may chance ho. Oh, may chance. Hindi man na siya 100%. Mayroon lang ho chance siya na ma-block yung Smart Rocket Sim nyo. So, meron akong dalawang experience na na-test na Smart Rocket Sim. Nag-download ako ng isang 13 gig at saka isang 11 gig. Ayun, na-block yung aking unlimited data 499. So, nagkaroon siya ng red. So, parang na lumabas doon isa sa aking speed, sa aking data, lumalabas doon na cannot access the website yung lumalabas. Parang wala na siyang data. Although, hindi ko lang alam kung anong nangyari doon. There's a chance na maaaring yung aking hardware ang nagloko or yung smart. So, nang mag-expire yung oras na mag-expire yung aking SIM sa kanyang data, is nakapag-register naman po ulit ako. Okay, so hindi ko lang alam sa iba kung talagang tuluyan na siyang na-block or hindi na siya nagamit. So, ang ginagawa ng mga nag-PPSO Wi-Fi at ginagawang business ay bumibili sila ng maraming Smart Rocket SIM as backup. Okay, so maraming salamat sa mga nanood. Sana meron kayong nakita o nagkaroon kayo ng idea kung paano gamitin yung ating Smart Rocket SIM dito sa ating LSG 4G Kit. Okay, so sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, mag-subscribe na po kayo at pakihit na rin ng bell button upang manotify po kayo sa susunod pa nating mga video. Godspeed.